Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan po, ang tagal ko pong nagpahinga dito sa YouTube kasi nga hindi na ako nakagawa ng mga content. Ngayon po, i-share ko yung experience ko paano ko ni-report ang aking anak na si Isabel for dual citizen. Kasi now po, dual citizen na po yung anak ko. American, a U.S. citizen at saka Filipino citizen. Welcome back to my channel. Ayan po, ang tagal ko pong nagpahinga dito sa YouTube kasi nga hindi na ako nakagawa ng mga content. Ngayon po, i-share ko yung experience ko paano ko ni-report ang aking anak na si Isabel for dual citizen. Kasi now po, dual citizen na po yung anak ko. American, a U.S. citizen at saka Filipino citizen. Ito po ay based po sa aking experience nung nag-apply ako at ang asawa ko ng CRBA. Meaning po ng CRBA is consular report birth abroad. At kailangan natin yung isend sa U.S. Embassy dito sa Pilipinas. So, yun na nga po. Kailangan ko ngayon. March 31, sinend ko yung application ni Isabel, yung anak namin. Inagkataon na Holy Week noon, so mga ilang araw pa before nila na-deliver sa U.S. Embassy. So naka-receive ako ng email, April 1 yata, April 2, mga ganun, na yung ano daw, yung interview ng anak ko is April 8, 2021, alas 8 ng umaga. So, ito po ang i-share po kung ano yung mga pinasa namin at based din po sa mga nagbasa ko sa group, sa FB group, kasi yung mga katulad kong may mga anak na kagaya ni Isabel, yung anak namin sa foreign husband namin, may group kami sa Facebook. Then may mga kapwa Pinay doon na tumutulong sa akin or sa iba kung sino man ang napupost doon para humingi ng tulong. So, ito nga. Ipapakita ko yung CRBA packet ko. Ayan. Isusulat ko sa screen kung ano yung mga pinasa ko. So, now, dito is pangalan ng anak natin, ng anak nyo, with address natin kung saan tayo nakatira. Kasi kami nakatira kami sa Davao de Oro. So, yun po. Then, Citizenship and Passport Unit, American Citizen Service Consular Section. Address po to ng Embassy Manila. Dito sa Pinas. Ayun. And, ang mga pinasa namin is dito is yung DS-2029 application for CRBA and DS-11 application for U.S. passport and DS-3053 statement of consent issuance of U.S. passport to a minor under age 16. Itong DS-3053 po, ito po yung form na need ipanotarize ng asawa ko dun sa US kasi nga po hindi namin siya kasama sa interview kaya kailangan namin ng ganitong form, ng ganung form ipanotarize niya doon with ano his passport, all his passport pages kailangan niya ipanotarize at isend sa akin through mail kasi kailangan ko nun ng original kasi nahanap yun sa interview and then photos of applicant and parents. So, need na natin magpasa ng tatlong piraso ng passport pictures. So, kung dito po is 2x2 yon, 2x2 picture, 2 pieces sa mother and 2 pieces sa father.
I-include natin yun sa pagpasa ng CRBA packet. And then, proof identity and proof of citizenship. Ayan, ito yung mga pruweba nung nabuntis ka at nung pinanganak mo siya at yung pruweba ng tatay niya na U.S. citizen. So, ito na po. Child PSA birth certificate. Yun po ang una na i-include natin sa CRBA packet. Growing up photos of the child. Ayan, mga growing up photos ng ating mga anak. May ginawa po ako dito. Makapakita ko. Kasi, may ginawa ako dito, nag-edit ako ng mga growing up photos ng anak ko. Ipapakita ko lang, i-share ko lang kung paano ko siya ginawa. Ayan. Grow up pictures ng baby ko mula nung 5 days old pa lang yung anak ko. And with much better po na with caption. And ito po, 5 days old siya nito hanggang sa 2 years old siya. Every year or every month, meron akong grow up picture niya. Depende naman po sa inyo kung every month or every year. Kasi sa akin, 2 years old na yung anak ko nung nireport ko siya. So, every month ko siya may grow up picture. And then po, evidence of parents of U.S. citizenship. So, ito po yung husband natin or fiancé mo. So, ang pinasa namin is U.S. passport, photocopy yon, bio page yon, U.S. birth certificate ng dad, old and renewed driver's license. Kahit wala ng old driver's license, okay lang. Kasi mas tinitignan nilang mabuti yung driver's license na bago. Then, transportation worker identification credential ID or tweak card kasi nga po truck driver ang trabaho ng aking husband. Then, tax forms 1040 year 2020 and W-2 year 2020. So, yung mga tax forms na pinasa ko is recently lang, 3 years recently, mga ganun. Then, passport identification documents for non-US citizen parent. About po yan sa ating mga nanay, yung ganun. Pinasa namin is passport bio page photocopy ng passport ko. Government issues IDs like field health ID, voters ID, SSID. Ang meron lang kasi ako is field health ID. So, yun ang in-include ko dito. And then, birth certificate na issued ng PSA. And then, physical present residence in the United States. Ibig sabihin nito is yung mga asawa natin na daddy ng ating anak. Ayan, dito siya. So, dito is W-2 and tax statement year 2020, certificate of employment, and tax forms 1040 year 2018, 2019, and 2020. Yun yan, yung pinakita ko, pinasa namin. Legitimation legal relationship. Ayan, yun yung PSA marriage certificate, photocopy din. Then, blood relationship. Ito, yung evidence ng mga pregnancy or prenatal records ko nung pinagbubuntis ko si Isabel. Una is ultrasound report. Lahat ng ultrasound report ko, nagkataon din na anim na beses ako nagpa-ultrasound noon kahit medyo mahal siya, nagpa-ultrasound talaga ako at perfect din kasi need din yon sa pag-report ng ating mga baby. And then, prenatal records, mother's picture while pregnant,
Ayan, need to. Kasi nung interview ko, guys, tinanong talaga nila ako kung meron pa ba akong ibang pictures nung nagbubuntis ako or malaki na yung chan ko. So, perfect na may hinanda akong, inedit akong pictures na ganito na anong malaki yung chan ko. So, ano ba yun? May picture kasi ako na every month akong nagpipicture na yung pinagbubuntis ko yung anak ko. Eto. Eto, guys. Talagang, ano, nagtanong sila nito. My first month, second month, third month, fourth month. Nagtanong sila nito ng copy. Ayun, pinasa ko. Okay naman. And then, newborn identification, newborn screening record. Ito yung mano, yung pinanganak mo yung baby mo sa hospital. Then, child's baby book, pictures with the child at the hospital. Ayan, isa din to sa mga hinanap sa akin kasi nga daw medyo blurry yung na-photocopy ko. So, I'm thankful naman po na may niready ako. Ayan. Yung pictures na andun ako sa hospital. So, pinakita ko to. Tumangot-tango lang yung Pinay officer. And then, next is check-up records, hospital bills records, medical prescription. Yung mga medical prescription, kahit hindi lahat yun ipakita or i-photocopy at ipasa, okay lang ba sa may maibagay kayo na 5 to 10 ano, resibo or reseta, mga ganun. Medical records, ECCD card, yun yung ano, yung vaccination na ginawa natin sa center. Kasi kami ni baby sa center, kami doon sa barangay namin. So, kumuha ako ng record noon. At ito siya. Ganito. Kumuha ko sa aming barangay ng ganito. Then, may mga info mo at saka yung asawa mo at saka si baby. Ayan. Tinignan din ito. And then, pictures together at that time, probable conception. Ayan yung mga pictures together. Before ka nabuntis at after ka nabuntis kung kasama mo yung asawa mo. Yung mga ganun. Then, FB Messenger, conversation, video chats, mga screenshot namin noon. Copy of money remittance, receipt showing financial support. Ayan, hiningi din to sa akin. Nagbigay lang ako ng dalawang original na resibo galing Western Union. Tapos, binalik din naman sa akin. Then, flight records, itinerary ng parents, US citizenship. Nung dumalaw siya dito, need mo din magpasa nun. Kahit konti lang naman, basta pretty much better na lahat ng ano, plane tickets o flight records ng asawa mo, meron ka at saka ipasa mo sa CRBA. Then, Facebook post screenshots. Ayan, nagpasa din ako ng Facebook screenshot. Yung mga post namin na about sa aming baby na tinatag ko ang aking husband. Ayan, in-screenshot ko yon, then proof din yun sa relationship namin. Then, ang miscellaneous document, picture during applicant's dedication or christening, mga ganon. Then, pictures of applicant first birthday, pictures with family, ayan. And then, DS-11 passport application, notarized 3053, and then notarized all pages, parent, U.S. citizenship of U.S. passport. Then, info ko to as a mother, then perma, at kailan ko siya sinend tong packet. So, yun lang naman ang nilalaman ng aming CRPA. And hope po makatulong to sa inyo sa mga nagbabalak na mag-send ng CRPA. Medyo matrabaho, pero worth it naman pag natapos. Please, don't forget to like and subscribe my channel. Kung pwede din i-share nyo para may makuhang ano idea yung mga katulad kong Pinay
or sino man na nagbabalak na mag-report birth abroad sa mga baby natin. So, thank you guys for watching. See you to my next video.